siya take off, hindi rin siya taxi. Ka-landing. Okay. Bali. Ano ba tawag dito? Taxi ba? Landing. Landing is landing. Ganyan. Take off is backyard. So ano ba tawag dun yung ito sa kita na tayo? Pwede na tumayo. Tapos, pwede na silang magtinda ng mga snacks. So, yan yung ano, ginaganap nga dito. So, inaantay natin yung fan game. So far, wala pa. Hindi pala gaan, ano, hindi pala kalakihan yung ating aircraft, ha. Ano na siya, 3 lang. Yung pinakamalaking aircraft ng Pacific is yung 3 rows, no? 3. Tatatlohan. So, ito, ano lang, 2 row lang. 2 rows. Rows. Okay. So, maya-maya konti po tayo sa may lavatory. Tatayo tayo, tapos check natin kung ano yung tsura. Share natin yung storytelling natin. Story to tell. So, dapat pala, no, next time, bibili ako ng ano, map of the Philippines. Para habang nasa Himpapawid tayo, pwede kong titingnan yung mapa kung saan tayo located. No? Kasi minsan kasi pumabiyahe tayo, lumilipat tayo na walang ganito, walang ulap, no? So napaka-aliwalas ng Himpapawid. Kaya tanga natin yung mga formation ng lupa ng Pilipinas. Kasi nga lang, hindi natin ma-identify or ma-recognize kung anong region, anong probinsya. Kasi nga, wala nga tayong dalang mapa. So next time, nagbalik natin. So yun, no, nagtitinda sila ng snacks. Sobrang nakakatawa gawa nung ano, no, meron ng ano, mga food court or foods available sa airport. Sa amin na sanang sa gate, sa boarding gate. Congratulations. So kahit walang Jollibee and the wind is unlike naiya, at least meron ng mga ano, mabibili sa food, meron ng mabibili ng mga pagkain sa may mga toppings, no, sa may boarding gate area. So since meron pang ano, mga flight attendant dyan na nagtitinda ng stocks, so doon tayo sa dulo ng CR. Tapos, please lock the door. Ang purpose niyan, para kapag nalock na yan, indication yan na may tao sa loob, makikita na sa labas yan, occupied. So, no smoking in lavatory. So, yun na, lavatory tour tayo dito sa aircraft ng Cebu Pacific. 5G962. Philippine law provides for a penalty for tampering with the smoke detector installed in this lavatory. So, may mga ano dito, no? Hindi ko alam kung anong mga purpose nito. Kakala ko yun natin, no? Baka ano yan, baka may mga ano yan, mga sekretong ano. So, ito pa. Yan. Try natin anuhin. Oops. Buksan. Paano ba? Ayaw. Oops. Umagalaw yata yung aircraft. Tapos yun, nung umihi pa na ako dito dati, tapos yun na nga, umihi ako. Tapos, nung pag-press ko, asan ba yung press, flash yun? Pag-press ko ng flash, sobrang gulat ko, gawa nung ano, para akong hahatapin, pababa. Para akong hinigop, so yun, sobrang takot ako nung lalabas na tayo, gumagalaw yung aircraft. Okay. Ito baga ko doon na, lalabas na tayo kasi gumagalaw yung aircraft. So, yun.
ko. Para akong ano, hinihigop. Lakas ng pressure. No? Walang tubig lumabas, parang hangin lang. Para ma-flush yung ano. Anyway. So, lumabas na ako agad kasi parang ano eh, no? Parang yumuyog-yug yung ano sa may lavatory area. Baka explosive tayo kanina na ano, mahulog. So, yun na nga. Bali, nung pag-flash ko, lakas ng ano, pressure. So, natakot ako. Yun, first time ko yun eh, gamit. At first, nung una ko sakay ng aircraft pala is ano, sixth year. So, yun na nga. Bali, yun, kinabahan ako nung una. Tapos, ang biyahe na yun is ano, from Manila to Davao. So, paano nangyari yun? Kasi nung ako yung pumuntang Manila, hindi kasi diretso, no? Kumbaga parang cutting trip. Una is nagsimula ako sa Davao, tapos Tagum to Butuan, Butuan to Surigao, tapos yung tumawid ng bangka, barko, sa Maililoan Port, dun. So Leyte. Tapos pumunta ako ng Tanawan, Leyte, tapos yun, Nag, Calbayog City, Samar, tapos yun, Bicol sa Maligaspi City, Albay, tapos yun, diretso na ako ng Maynila. Tapos yun, 2011, ano yun, 2009, tapos 2010. Pagka 2011, yun na yun, uwi ko pa, Davao. So yun na yung una natin sakay. Hindi pa open yung lavatory dun. Si Jomar, oh. Yan, Jomar, shut up. Yan pala makakagala si Jomar, yun, yung tumayo. Papuntang ano yan, Australia, Melbourne. Ang gagawin niya doon ay magtatrabaho siya bilang welder. So yun ang trabaho ni sir sa Australia, sa Melbourne. Ang lugar niya is from Nueva Visaya, Mawab, Davao de Oro. Tapos yung misis niya is taga Governor Generoso, Davao Oriental. So, isang taon din siya mahigit na process ng mga papilis hanggang sa ito na yung panahon para lilipad na siya ngayong 12, January 12. So, first time OFW ni Sir Jomar. Yeah. Kaya, medyo ano siya. Excited na, yan, hindi ko alam, parang excited yata siya. Story natin sa lavatory dati. Sobrang kaba po talaga nun ang araw na yun. Siwa Pacific na yun ha. Kasi nung sa 6th year, hindi ako nag-CR. Hindi talaga gumalaw nun. Tapos tinanong ko yung katabi ko na kung first time ba niya. Pero ayun yung ano, yung first time ko na nagsakay ng aeroplano, 6th year. Ang ano nun is, diba kabado na ako nun sa ano pa lang, sa nung, sa boarding gate pa lang nun. So kabado na ako nun. Tapos bigla. Tsaka ano, parang pangit pa yung ano nun. Ang pangit nung ano namin, boarding gate, nasa lupa lang. Parang pangit ng airport nun, nung naiya. Tapos 2011. So, parang ano lang, parang probinsya lang, ang dating. Tapos yun, upo na ako doon, wala lang, nagmasid. Tapos yun, nag-iisip-isip, muni-muni. Kasi nung time kasi na yun, hindi ko kasama yung partner ko, no? Yung aking kalibin partner. Kasi nga, Bicolana. Tapos ayaw naman niya sumama ng Davao kasi nga daw Mindanao, baka daw doon siya mamamatay. Tanga lang. Anyway, ganun talaga, no? Hindi ko siya maisisi. I mean, hindi ko alam bakit ganun. Parang wala siyang tiwala. Parang feeling ko baga na parang wala siyang tiwala sa akin, no? So para bagang dadalhin ko lang siya sa Davao para papatayin doon siya mamamatay. Kasi nga takot ko ano eh, takot siya. Kasi nung time kasi yung 2011, 2012, 2013 medyo marami pa kasi ano eh, maraming mga issue, gulo sa Mindanao. So masyado nilang ano, masyado nilang nilalahat ng Mindanao, no? Ang tawag na ito, na-generalize ang buong Mindanao. Yan ang delikado, nakakatakot. So Davao City is a safe city, no? So hindi niya alam yun. Kaya ang nangyari ay hindi siya sumama. Kaya malungkot yun, nagmumuni-muni. Tapos yun, unang sakay si Steer. So yun. So takot ako dun, kinakabahan ako. Tapos may dumaang ano, flight attendant. May dumaan na flight attendant. So
ganda, no? Sobrang ganda ng mga flight attendant, para mga ano, mga model. Ako naman kasi dati pag nakakita lang ako ng mga magandang babae, yung ano, yung nasa mga mall, yung mga nagmo-model ng mga ganun, matador, yung mga nasa sampling ng mga tanduay, mga ganun, inspirador sa mga mall, di ba? Diba, ganda ng mga katawan, si sexy, ganda ng mga booties, tapos naka-makeup, yan, lumabas yung piloto. Break time daw, alabatory. Tapos yun, first time kumakita ka ng ano, mga ganda talaga is yun, mga model sa mall, yun, mga nagsasampling ng mga produkto, madalas demo, si sexy, ang ganda, ganda ng otis. Tapos yun, so yung pangalawa kong nakikita is yun na nga, yung mga stewardess na talagang na ano ito, parang nasa starstruck talaga ako. Tapos so nawala yung taba ko, parang napalitan ng excitement, tuwa, parang yung ganda, grabe, parang yun yung ano, yun pala itsura ng mga stewardess. So mahagala, no, sa pagkakataong ito, nakakaranas tayo ng turbulence, pagyanig ng aeroplano. Time check pala tayo, it's 8:40. So yun na nga pala, sobrang ganda ng mga stewardess, masaya ako, happy. So nakatulong kahit pa ano. So kaya pala mga pawang mga ganda lang ang mga kinukuha ang mga flight attendant. Kasi yan pala ang isa din sa mga purpose. Siyempre frontline sila, no. Kailangan sila yung para mag-entertain ng mga pasahero, ng mga guest. Kaya kailangan maganda. So yun, nawala yung kaba. Tapos nung nasa aircraft na, so akyat na, no, hagdanan lang. Di pa uso yung ano, yung tubo, yung vacuum, gano'n. Yung tube, di pa uso yun. Baka sa sister lang nung time na yon, 2011. So ang nangyari, so nasa aircraft na, so ngayon nung pag-turn nung engine ng aircraft, parang may naamoy akong gas. Alam niyo yung gas, makagala yung kerosene. So yun talaga yung naamoy ko. Tapos sabi ko, kinabahan ako, parang ala, ba't amoy gas, ba't amoy kerosene? Kasi nung bago pala ako nakasakay ng aeroplano, may mga usap-usapan, may mga story yan, na ako din ay nananaliksik, di ba, nananaliksik for this video. Kapag ako yung nagtatanong, ano bang experience ng nasa aeroplano? So yan ang experience is ano, kapag wala ka nang mararamdaman na ingay or something, na parang galaw, parang hindi siya gumagalaw, wala siyang ingay, something ganun. So ibig sabihin, ano daw, mas maingay pala yung air-condition na bus, ganun. So sabi ko, so yun, so nasa isip yun, baga parang hindi mo mararamdaman na gumagalaw na or lumilipan yung aeroplano. So nung pag-turn on ng engine, so gumalaw, tapos parang nag-yumanig talaga, nag-vibrate, tapos nangangamoy kerosene gas. Sabi ko, ba't ganun? Akala ko ba hindi gumagalaw, hindi mo mararamdaman ang aeroplano na gumana na, umandar na. So yun, parang kinabahan ulit ako doon, no? So kaba, sabi ko, parang ako na siguro kakatasan ko, parang namamatay na siguro ako, kasi baka sasabog to, paano na to, parang bata-bata ko pa that time, I was 23 that time. So bata ako pa, parang alam mo yun, parang dami ko pang gustong gawin sa buhay, dami ko pang pangarap, parang alam mo yun, parang ang bata ko pa mamatay. So parang yung mga iyak yung mga ano ko, pamilya ko, yung mga kamag-anak, tagal ko pa naman nawala, like 2 years, di ba, bago naka-uwi. Kasi nung time na yon, hindi pa uso ang, uso na yung Facebook, pero hindi siya Android, no. Kailangan ko pang pumunta ng internet cafe para makapagbukas ang iyong Facebook account. So may mga YouTube naman dati, pero hindi pa siya uso ang vlog. That time, mga ano pa lang yun, mga music video, no, yun yung pinapanood natin sa YouTube. So sabi ko, paano ko to, ano, paano na to pag mamatay ako, ganun, di ba? So hindi ko na makikita yung nanay ko, mga kapatid ko, lahat, pamilya, kamag-anak, no? So sobrang kaba, kasi nga nag-turn on. So sabi ko, parang gusto ko mag-back out, no? Kung siguro, kung may kung sinabi lang na, sige, kung sino man dito, alin man dito sa inyo ang gustong mag-back out, kumaba, nagbago ang isip, at huwag nang sumakay, at huwag nang tumuloy,
itaas ang kamay, siguro isa ko doon sa mga magtataas ang kamay at di natutuloy. Buti na lang walang ganon. So yun, ang nangyari, syempre yun, nasa lumipad. So yun, naging okay na. So pasay ko, bahala na. Basta grabe yung kabataba talaga. Tapos yun, okay naman. Tapos sa kalagitnaan, medyo nakalimutan ko na yung takot at kaba. Kasi parang na-enjoy ko na yung ano, ulap, ganon. Tumitingin ako sa paligid. Kasi nagkataon yun naman, swerte naman yun na kahit hindi ako bumili ng ano, extra seats. Parang namili ako ng seats nun. Or parang natsambahan lang talaga na nasa gilid ako ng bintana. Kaya na-enjoy ko yung ano, yung tanawin. So yun, dahil nga adventurous heart tayo. So dahil nga adventurous heart tayo, so na-enjoy ko na yung ano, yung view sa ipapawid. Nakatingin ako sa baba. Ganun lang. So yan, pagkatapos na nasundan, medyo matagal-tagal na din, no? Na nasundan daw ako nakasakay ng aeroplano. Kasi nga, nagiging gala ako by land, by the sea, by the land. So mula sa Davao, yun, ikot-ikot ko na yung Pilipinas. So, nakasakay ulit ako ng aeroplano by 2017. Tapos yan, mula noong 2017, tuloy-tuloy na 2017, 2018, 2019, 2020. Lagi-lagi na. So parang hindi ko na mabilang. Tapos yun, yung experience, hanggang nasanay na ako. So, kaya ako naman kapag may umiiyak, may mga natatakot, nasisigawan during turbulence, no? So naiintindihan ko. Hindi naman ako na, hindi ko gina-judge kasi alam ko yun na ang feeling, lalo sa mga first time. Yun lang, so nakapag-tour na tayo mga kagaling nasa lavatory. Tapos doon naman sa area na yun. Pupunta pa tayo ng ano, last time bonus. Pupunta natin yan mamaya ang lavatory dito ng area. Kasi di ba madalas ang lavatory kapag malaki yung aircraft na sinasakyan natin sa tatlo. Meron dito sa may likod ng piloto, doon sa may buntot tsaka sa gitna. So dito walang gitna, no? Doon na sa may likod ng piloto tsaka sa buntot. Hindi ko lang bahagi ng aeroplano. So ngayon, pupuntahan natin yan. Lock mo siya, automatic mag-on yung light. So di ko alam anong meron dito. So baka biglang bubukas yung aeroplano, no? Pag meron tayong ginagalaw dyan. Anyway, kung nakaano naman, delikado naman siya, kung pinagbabawal, dapat may nakalagay na X, di ba? May mga warning signs na wag buksan, pinagbabawal, di ba? So yun, dito may tissue, lagayan ng tissue, no? Yan. Tapos kanina doon, walang ano, walang aga. Yan, walang tagas. Paano ba to? So, walang tagas. Okay, so walang tagas, mga agala. Anyway, may ano naman tayo. Alcohol mamaya. Okay. Tapos, saan natin ito itatapon? Ayan, push dito. So, kailangan marunong tayo magbasa, no? Mas maganda talaga. So, pasensya na lang sa mga hindi marunong magbasa. Hindi nyo alam kung saan itapon. Kasi diba siya doon halata, so kailangan basahin. Tapos meron ditong sukahan. Yan. Meron tissue ulit. No cigarette disposal. Diba? Tapos ito naman ay papango, no? Air freshener. Tapos ito naman, tatanggalin mo to pag meron kang bata, no? Pag si-change ka ng dampin and diaper. Yan. Wait. So avoid injuries, never leave the infant unattended on the nursing table, no? So yun, yun lang. So maraming salamat, so salamin nila, salamin. As a courtesy to the next passenger, may we suggest that you use your towel to wipe off the wash basin. Thank you. So yun lang, no? Tapos meron ditong saksakan siguro to, yan. Tapos ano to? Lalabas? Ano to? Parang baka sign to, no? Warning sign na kailangan nang bumalik sa air, sa upuan. Tapos ano to? Bawal na tumayo. Tapos basurahan yung nakalagay. Sila siguro, no? Tapos ano ba to? Baka ano yan, ha? Camera, no? No smoking. Okay, yun na siguro. Maraming salamat, no? So, balik na tayo.
sa ating upuan. So, tapos meron pa dito para pang ano pang senior citizen and PW rin, no? So, hindi ko lang hawakan. So, at least may handrail. Handrail. Anong tawag dyan? Anong tama ang pagkabigkas? So, flash. Yeah. Okay, so labas na tayo. Yun, nagsiswi na yung aeroplano, so baka makakaranas tayo ng ano, strong turbulence. So yun lang, no? So sana ay meron kayong ano, napupulot na kaunti, kahit isa man lang dun sa mga sinasabi kong experience. So kayo, relate ba kayo sa sinasabi ko? Kasi lahat naman tayo talaga, no? Hindi pinanganap sa aeroplano, kaya dumaan tayo sa stage na first time, first timer na sumakay ng aeroplano. So yun lang, maraming salamat din. Bye bye.